Hello, I'm Ralph Rivas at ngayon ay pag-uusapan natin ang buwis, taxes, at ano nga ba ang kakaharapin ng bagong presidente kaugnay rito. For today's episode, we have Mon Abrea. Mon, of course, as you know, is our tax whiz. And kung nanonood kayo ng mga Senate hearing, naging resource person rin po yan para kaugnay doon sa issue ng formally. Hi, Mon! Hi, Ralph. Talagang kailangan nating ibalik ang nakaraan. So, Mon, ito na nga. Patapos na yung administration ni President Duterte and we're about to elect a new president this May. And Duterte really tweaked a lot pagdating dito sa taxes natin. There, of course, is train law. Nandyan din yung CREATE. Which basically rationalized the the many laws regarding corporate taxes and lowered corporate taxes in general, and indirectly marami siyang nilirbal yung mga liberalization laws, di ba, parang to encourage foreign investors to come in. He did that without tweaking the constitution. So itong susunod na presidente, ano ang aasahan niya when he or she assumes office when it comes to taxes? Actually, tama ka. Maraming pagbabago o reforma na isulong under the Duterte administration. Pero para sa akin, isa sa magiging kakaharapin ng susunod na presidente ay yung pag-lift ng bank secrecy law, kung saan ang ating mga politiko o yung mismo mga mambabatas masusubok kung talagang kaya nila maging tapat sa bayan at para makakolekta ng tamang buwis. Kasi tandaan natin, vinito ni Presidente Duterte yung General Tax Amnesty na provision ng Pinasang Amnesty Act dahil walang provision para i-lift yung bank secrecy law. So sa akin yun ang isa sa magiging challenge kasi hindi bilang presidente, hindi naman talaga niya kontrolado yung yung mga mambabatas, pero kung ito ay magiging kasama o pangunahing prioridad ng kanyang administrasyon na talaga maging transparent, accountable at honest, sa tingin ko yun ang magiging sukatan o isa sa pinakamalaking challenges na haharapin niya. Pero itong bank secrecy, Mon, parang ilang presidente na yung nag-attempt to lift this. Tapos, wala. Ano ba ito? Kasi lahat ata takot na makita yung mga kayamanan nila, especially the politicians, the ultra-rich. What will it take for to lift the veil? Well, dapat, una, yung iboboto ng presidente o yung mananalo, siya mismo willing mag-waive ng bank secrecy para ma-access ng gobyerno, ng BIR, ang account niya. Kasi, Ralph, hindi naman natin maitatanggi o kahit naman ang Duterte administration, nung pag-upo nila, inamin nila kung halos ilang trilyon ang nawawala dahil sa tax evasion, sa smuggling, pero sa corruption. Pero parang hindi naman superficial, pero ang dami ng reforma, pero yung underlying, yung inherent flaws ng sistema, parang hindi naman nagalaw o hinanatili silang sagrado at hindi nagbabayad ng buwis. So sa tingin ko, para talagang maituloy itong reformang nasimulan ng Duterte administration, manguna ang gobyerno at ang mga lingkod bayan sa gobyerno para makakolekta talaga ng tama at hindi na magdagdag ng buwis o magbaba pa ng buwis para naman hindi na masyado mabigatan yung ating mga kababayan, lalo na yung maliliit na manggagawa at maliliit na negosyo. Now, balikan ko lang yung mga tax reform ni President Duterte, no? Well, basically, he slashed lots of taxes, yung personal income tax and the corporate income tax. Now, the pandemic really eroded government revenues. From my report here, revenues reached 3 trillion in 2021, 5.4% improvement from the revenues posted a year ago. Pero basically, ano pa rin, it's gonna be a struggle. Maraming negosyo ang nagsara. And, it's gonna be a struggle kasi may malaki pa rin utang ng Pilipinas because of the pandemic.
So what will it take to for government to raise revenues kaya? Actually, Ralph, dagdagan ko yung sinabi mo, dumoble yung utang ng Pilipinas under the Duterte administration from 6.5 trillion noong panahon na bumaba si Presidente Noynoy Aquino, naging na more 12.02 trillion as we speak. Pero tandaan natin na the bulk of it is ng pandemya. So, yung sinasabi mo na challenge sa collection, ito yung lagi kong sinasabi noon pa, hindi lang dito sa administrasyon na to, na alam nyo, ang mga taxpayers, hindi natin pwedeng tignan ng parehas. Hindi yun patas. Dahil para dun sa mga maliliit na manggagawa, kung pwede na silang hindi mabuwisan, I think dapat yun ang prioridad ng mga legislatura o ng mambabatas. Kasi magkano ba talaga yung nakokolekta sa mga empleyado? Dapat yun ang hanapan ng katapat para doon mas makakolekta. Ngayon, yung mga maliliit na negosyo, hindi mo rin siya pwedeng tignan parehas ng malalaking negosyo. Kasi tama ka, maraming nagsarang negosyo nung itong dalawang taon ng pandemic. Pero sa malalaking negosyo, Ralph, hindi nagsara, yung iba nag-merge, yung iba bumili ng maliliit na negosyo. Ibig sabihin, merong gains may losses at karamihan sa losses dun sa, malungkot man sabihin, sa mga maliliit o micro and small entrepreneurs or enterprises. Pero sa malalaki, ito'y naging oportunidad para sila ay magkaroon, mas lumawak ang kanilang merkado o ang kanilang negosyo dahil bumili sila ng mga naluluging maliliit na kumpanya or inabsorb nila yung mga suppliers nila. Meron kami mga natulungan na binenta yung negosyo nila sa mas malaking mga group of companies and so on. So, ang hamon ng pangungulekta ng buwis ay pangungulekta sa tamang taxpayers at talagang sila yung pagtuunan ng pansin. Kasi baliwala yung maraming opisina o marami nating kawani ng gobyerno sa BIR kung ang inahabol nila yung maliliit lang kasi wala silang access doon sa bank account or wala silang sapat na kakayahan o suporta sa gobyerno para habulin yung mga tinatawag na big fish o big time tax evader. So kung ako ang tatanungin mo para sa susunod na presidente, ang talagang hamon, habulin yung malalaking tax evaders kahit politiko pa sila o nasa gobyerno o political dynasty. Kasi yun ang magpapakita na seryoso ang gobyerno na kolektahin yung tamang buwis. Hindi yung sasample lang mo ng mga maliliit, ipapadlak mo yung maliit na negosyo, pero may mga Chinese foreigners na hindi nagbabayad ng buwis, di ba? Tulad ni Farmali, may mga politiko na tumatakbo pero damakmakang kaso, hindi nakokolekta ang buwis at hindi natin sinisisi ang BIR. Ang sinasabi natin, kailangan dagdagan din ng batas ang kanilang kapangyarihan, ang saklaw ng kanilang kapangyarihan, ng kanilang pondo at suporta talaga ng presidente na sige, habulin mo lahat sa mga political dynasty na yan, yung mga big companies na yan, yung mga big time tax evaders na yan. Dapat yun ang marinig natin sa susunod na presidente. Pero Mon, again, matagal na rin to, di ba? Parang even President Duterte said he will go after the big fish. Pero here we are. So what will it take kaya for the BIR to get its act together? Ano bang kailangan? An overhaul? Anong kailangan specifically for BIR to be more efficient? Alam mo, Ralph, nasimulan na pero kailangan pondohan pa yung sinasabi natin na automation or digital transformation. Dapat dumating tayo sa punto na kahit pakapatid ng presidente o kahit papamilya ng presidente, kapag sila ay nagkaroon ng deficiency tax o nagkaroon ng assessment at kinasuhan ng BIR, dapat ito ay hindi nakukompromiso o napag-uusapan ng iilang tao lang. At dapat pag ito ay nakarating sa korte, talagang dapat isa publiko at talagang may paalam sa taong bayan kung sino itong mga, ito yung dapat pinapublish. Sino ang ating mga top tax evaders this month? Sino ang mga dapat ikulong this month? Kasi Ralph, sa totoo lang, tama ka, tagal na natin pinag-uusapan to. Pero hanggang ngayon, hinahanap ko pa rin kung sino yung nakulong na dahil sa hindi pagbabayad ng buwis kasi yung iba tumatakbo pa. So parang ang lungkot dahil tayo, mga ordinaryong manggagawa o mamamayan, takot na takot tayong hindi magbayad ng buwis kasi alam natin mumultahan tayo, kakasuhan tayo. Pero ngayon parang dahil sa social media, may kanya-kanyang side of truths or may maraming eksperto na nagsasalita. Samantalang ang dapat pinagbabasihan natin ay yung tax code at iisa lang yung tax code. Wala dapat iba't ibang pananaw doon dahil malinaw yung provision pagdating sa mga penalties or imprisonment at kung ano pa mang ipapataw para sa mga lumalabag ng tax code natin.
Okay. Now, Mon, ito mga tumatakbong presidente, meron silang mga kanya-kanyang platforma kaugnay sa taxes. Let's walk through some of this. Of course, nandiyan si labor leader Calio Didi Guzman. Wealth tax, your thoughts on it? Mm-hmm. Ang wealth tax, alam mo, hindi lang sa Pilipinas na pag-usapan yan kahit sa ibang bansa. Ang position ko sa wealth tax is, kung ito ay ibabase din naman sa percentage ng kanilang net worth, bakit hindi na lang natin i-implement yung general tax amnesty na may kaakibat na lifting ng bank secrecy na mas magiging comprehensive pa, komprehensibo dahil lahat masasama. Kasi ang problema sa wealth tax, parang diniscriminate or in-isolate natin yung mga top billionaires or richest Filipinos dito sa bansa, na yung iba naman ay hindi naman katulad ng mga nasa political dynasty o na nasangkot sa graft and corruption. Kasi ang wealth tax dapat tignan natin bilang contribution, hindi bilang parusa or punishment. Ang dating kasi sa akin ngayon sa proposal nila, dahil kayong mayaman, kayong magbayad ng utang ng Pilipinas, parang unfair yun kasi nagbayad na sila ng income tax. Unlike sa general tax amnesty, ang point mo dun is pag nag-avail ka nun, kung may hindi ka nabayaran in the past, kung may pagkukulang ka in the past, patatawarin na. So, i-let go na ni BIR. Pero sa wealth tax, walang ganun eh. Dahil mayaman kami, additional tax ka. Yun lang yung point ng wealth tax. So, parang medyo discriminating kasi nagbayad na sila ng income tax, ng value-added tax, at ng iba ng real estate tax, ng iba pang buwis para maging mayaman sila. Unless, sabi ko nga, unless nakaw na yaman yun or graft and corruption ang pinagmulan ng kanilang yaman, eh, yun ang dapat habulin. Pero, saklaw ng general tax amnesty yun eh. Okay, babalikan natin yung issue na yan in particular dun sa taxes and corruption, no? Pero punta muna tayo dun sa dito sa oil taxes kasi, di ba, sobrang taas na ngayon. Ngayon, kaka-increase lang ulit after a rollback last week. There are candidates saying outright suspend the taxes slap on oil. Meron namang nagsasabi Vice President Lenny Robredo na pagpili lamang ng klase ng produkto na ng klase ng petroleum product, in particular yung mga ginagamit ng mahihirap. So, your thoughts on this? Suspending oil taxes, ano ba ang sa tingin mong pinaka equitable? Alam mo, Ralph, nakakatawa kasi isa to sa pinag-usapan natin sa Rappler Talk din dati, na nung pinapasa ang train law, parang tayo na lang yung kumukontra dun sa possible inflationary impact nung pagpasa ng excise tax. Kasi kung maalala mo, ang original version ng train law, wala yung excise tax on oil, on diesel, wala yun. Hinabol nila yon dahil nga dun sa offsetting measure, pambawi dun sa mawawala dahil ibababa yung income tax. So, in reality, hindi to bago sa atin. Hindi lang sa ating dalawa, sa lahat ng makakapanood, nakikinig, na alam na natin na talagang may inflationary impact o masamang epekto o pagtaas ng presyo ang magiging kapalit ng pagdadagdag ng excise tax. Kasi para paliwanag ko lang ulit, ang excise tax hindi directly siya yung reason ba tumataas yung presyo. Pero dahil may excise tax, dadagdagan mo pa ng 12% value added tax yun pag binenta na sa mga gas station. So kapag ang kumonsumo ay mga kumpanya para sa kanilang distribution operation, dadagdag ngayon sa presyo ng produktong tinitinda nila yon. At para sa atin ng mga end users, technically ang binabayaran natin, dagdag excise na may VAT pa. So, ano ngayon ang solusyon dito? Sa akin, ang mali ng train law, nilimitahan sa 3 taon yung automatic suspension. Dapat i-repeal yung train law, at dapat ang suspension, automatic suspension, hindi alisin. Kasi ginawa nila 2018, 2019 to 2020. Therefore, expired na siya. So technically, ang automatic suspension, wala nang visa. Hindi mo na pwedeng gamitin ngayon dahil hanggang 2020 lang yung provision ng automatic suspension. Dapat yun ibalik at walang termination. Tuloy-tuloy na meron dahil may talagang masamang epekto kapag tuluyang tumaas ang presyo. Dahil sa deregulation law, oil deregulation law, hindi talaga makokontrol ng gobyerno kahit dumapa pa tayo sa paghihirap sa mahal ng presyo. Ngayon, kapag ka binalik yung automatic suspension, dapat dagdagan yung metrics
or factors na dapat i-consider para mag-suspend. Hindi lang at merong price indexation or automatic adjustment ng threshold. Kasi diba, sa 2018 na train law, noong nag-take effect yung train law ng 2018, ang threshold ng excise tax is $80 per barrel. Ngayon, higit $100 na per barrel. Pero dahil wala ni automatic suspension, kahit more than $20 per barrel mula doon sa original threshold, wala, tiis tayo, di ba? Nag-aantay tayo ng awa o ng legislation kung gagawin nila o hindi. Pero dapat yun, automatic suspension na yung ceiling nag-a-adjust din base sa consumer price index or global market valuation. Para talaga maging mas makatarungan o patas para sa ating lahat yung pagpapataw ng excise tax. Then, sang-ayon din ako kay VP Lenny na talagang tignan natin ano yung mga produkto na talagang sadyang ginagamit ng mga mahihirap nating kababayan o mga maliliit na mga negosyante, mga farmers, fisher folks. Kasi naman, baka naman pwedeng yun tanggalin na doon sa saklaw or subject sa excise tax. Total, pinagpipilitan ng gobyerno na 60% more ang consumption ng mga rich. So tingin ko naman, hindi naman sa lahat ng oil products. So kung ano yung mas malaki ang konsumo ng mga mayayaman, hindi yun na lang ang panatiliin ng excise tax. Pero yung mas marami na ginagamit ng ating mahihirap na kababayan, eh baka naman yun ang dapat alisin na, maliban dun sa paglagay ng automatic suspension. So Ralph, last na yung ayuda, baka naman pwedeng dagdagan sa kabilisan. Kasi kumbaga, kung aasa ka sa tulong ng gobyerno, patay na bago dumating yung tulong or kulang pa. Parang pinatakam ka lang tapos wala na. Hindi na umabot bukas. So, yun lang. Kasi seryoso ang paghihirap na pinagdadaan na ng mga ating mga kababayan. At ang buwis ay nandyan para siguraduhin na ito yung magamit sa panahon ng krisis o pangangailangan ng ating mga kababayan. So it's not just about taxes, it's about prioritizing your budget, di ba? Kung saan mapupunta, kasi the next admin is gonna have a tight room, kasi malaki yung utang and revenues have eroded. Sobrang laki ng utang. So yun. Okay, punta naman tayo dito sa itong proposal ni Manila Mayor Isko Moreno, other than tax cuts for oil, tax cuts for electricity. Now, I'm not really familiar how electricity is taxed, pero sabi niya kasi dito 50% tax cuts for electricity eh. So, paano kaya 'yon? Is that feasible? Alam mo ang problema din diyan, parehas nung issue doon sa oil products. Sino na naman yung mas marami ang kinokonsumo? So pag nakita natin na talagang malalaking kumpanya, mayayaman na more likely talaga mas malaki ang konsumo, kasi 'di ba sa isang bahay lang sa Forbes gaano kalaki ang kuryente nila, baka isang barangay na sa mahihirap na bahagi ng Pilipinas yung kuryente na kinokonsumo, parehas lang sa isang bahay sa Forbes, di ba? Kasi yung alam mo, masyadong populist yung posisyon na yun eh. Dapat talaga i-segmentize or targeted yung ibibigay na incentives or tax relief. Hindi pwedeng wag na lang i-tax. May 12% VAT na binabayaran at meron pang iba pang mga charges na nakasama dito sa electricity cost natin. Pero sa akin ha, maliban sa buwis, sa tingin ko source talaga ng energy yung issue dyan. Kasi otherwise, parang mangyayari dyan, lalo nating pinaliliit yung tax base natin, Ralph. In as much as we want to make sure na hindi ma-burden ang ating mga kababayan, hindi natin pwedeng panipisin ang panipisin yung tax base. Kasi kahit sinong iupo mong commissioner dyan, mahihirap ang makakolekta ng buwis. So, dapat panatiliin nating malawak, hindi narrow yung tax base, pero i-target natin para kung sino mas may malaking konsumo o mas malaking kita. Ganun naman yun eh. Dalawa kasi yung base, Ralph, pag tinignan mo eh. Nasa dami ng tao at nasa level ng kita o level ng consumption. Kasi diba, pagka income tax, level of income yung basihan. Kapag indirect tax or consumer consumption tax, nasa level ng consumption tulad ng excise at VAT. So, sa akin, hindi pwedeng ang direksyon, ang polisiya, panipis panaro ng panaro. Dapat, i-broaden natin yon, pero i-target natin dun sa mas malaking konsumo, sa mas malaki ang kita. Tapos, yung mas mahihirapan natin mga kababayan, dun naman papasok yung tinatawag nating social assistance or
services para yung ayuda direct na at wag naman sanang masyadong ano yung alam mo yung parang ginagamit lang sa politika or pampapogi. Dapat ito hindi na pinipilahan ng ating mga kababayan. Dapat diretso nila nakukuha kasi alam na ng gobyerno na pagpataw natin ito, maapektuhan ang ating mga mahihirap na kababayan. So dapat automatic may matatanggap na sila. So sa tingin ko, yon ang dapat maging mabago din sa direksyon ng reforma ng buwis dahil ang talagang dapat nating buwisan yung mas mayayaman, mas malalakas, mas malalaki ang kita, mas malalaki ang konsumo. Now, ito naman si Senator Manny Pacquiao, he is pushing for more tax cuts on personal and corporate income taxes to help syempre gusto niya yung bawasan yun, pero gusto naman niya more non-tax revenues daw. Ito yung mga galing sa GOCC. So, your thoughts on that? Kaya pa ba natin yung papaan pa yung buwis? Alam mo, sa tingin ko may punto si Senator Manny Pacquiao. Medyo nalito lang ako kasi kapag ibababa mo pa yung corporate tax, medyo mababa na siya ngayon. In fact, ang issue natin dyan, Ralph, mas mataas pa yung personal income tax kesa sa corporate income tax. Remember, under CREATE law, kapag ka small or small corporation ka, meaning 5 million and below ang net taxable income mo, 20% na lang ang corporate income tax mo. At ang regular corporate income tax from 30, 25% na lang under sa CREATE law. Samantalang, under sa TRAIN law, in excess of 8 million, 35% ang highest personal income tax. So, yung siguro yung sinasabi ni Senator Pacquiao na ibaba, parang dapat ang ibaba yung personal income tax. Kasi pag binaba mo pa yung corporate income tax, hala tayo ng mga individuals na nagbayad o nagpasa ng buwis ng bayan. Dapat, korporasyon na malalaki ang mas malaki. Pero yung rate niya, honestly, dapat medyo parehas eh. Hindi pwedeng, basis po sa pag-aaral ng mga international tax authorities, association at iba pang mga eksperto sa buong mundo, dapat ang ating income tax pagdating sa individual at corporate, hindi masyadong magkalayo. Dapat walang masyadong discrepancy. Sa atin medyo lumaki yung personal income tax from 32, binabangan natin yung para sa mga middle income earners, pero yung 8 million and above or ultra-rich category na kinreate ng TRAIN law, nagpataw ng 35%. Samantalang yung CREATE law, from 30, nagpataw ng mas mababang 20% para sa mga small businesses or 5 million and below lang ang net income. Imagine mo yung disparity niyan, Ralph. 35 versus 20, 15% difference po yan. So, sa tingin ko, dapat ang i-repeal yung TRAIN law para mas pababain ang individual personal income tax para ma-encourage naman natin ang honesty at hindi natin parang pinanalyze naman natin yung masisipag nating kababayan o yung mga individual or professionals na talaga malaki yung kinikita. Kasi unfair na dahil hindi porket hindi ka corporation, mas malaki yung buwis mo. Dapat halos parehas lang sila. Ngayon, yung sa sinasabi naman yung non-revenue, yung mula sa mga GOCCs or sa mga government instrumentalities. Alam mo, sang-ayon ako doon, pero dapat may plano. Hindi mo pwede sabihin na doon natin kuhanin. Kasi halimbawa, kung gusto niyang kuhanin sa PAGCOR, technically, ang epekto ng PAGCOR is legalizing, tolerating, and getting fundings from gambling. Alam mo naman natin, hindi magandang epekto niyan sa ating mga kababayan or sa mga pamilyang Pilipino, lalo na sa kabataan. So, meron bang social cost? So, wag natin basta i-push lang para lang masabing may pera. Kasi alam nyo, ang pera, pag nanggaling sa masama, medyo may masama ding epekto yan. At dapat pag-aralan din dahil nabanggit natin yan, syempre di ba yung pogo tax, isabong tax, is it really the right source of revenue? O, lalo na may mga involved na Chinese o iba pang foreigners na ayaw din naman magbayad ng buwis, di ba? Pero pakalat-kalat sila dito sa Pilipinas. And let me just add, President Duterte himself told PAGCOR Chair Andrea Domingo in his latest sauna na magpasugal pa siya. So, another contradiction. But anyway, I digress. Another issue, yung kailangan natin pag-usapan mo, total nandito ka na, estate tax and the Marcoses. Lots to unpack and yung reporter namin na si Lian Buwan already had lots of interviews regarding this 203 billion pesos estate tax debt. Mon,
paano ba lumaki ng ganito? At well, before that, ano ba yung estate tax para sa mga nanonood natin na hindi pa masyado nakakapagbasa o nakakapanood tungkol dito? And let me just add, Ang nabasa ko, yung Rappler ang hindi nagbabayad ng estate tax. Well, technically, para ipaliwanag lang natin, Ralph, ang estate tax po ay hindi buwis sa patay. Buwis po ito sa pribilehiyong i-transfer o ilipat para mapakinabangan ng mga heirs or tagapagmana yung mga properties, real or personal properties, pera o bayong, gold, ilgaten, or kung ano man yan, na mapakinabangan ng mga heirs nila mula dun sa namatay or sa disease. So hindi po binuwisan yung patay. Ang binuwisan po yung karapatan, pribilehiyo, para magamit mo, ma-enjoy mo yung inheritance. Kaya kung hindi mo pwedeng sabihin na wala kang obligasyon pero pinapakinabangan mo na yung inheritance. Kung ayaw mong bayaran yung estate tax, bayaran mo yung income tax. Kasi dalawa lang yun, Ralph. Kung hindi mo siya kinita, minana mo siya o binigay sa'yo. Tandaan mo, kapag binigay, donor's tax. Pag minana, estate tax or inheritance tax. Parehas po yun. Sa ibang mga libro or articles or blogs, death tax yung tawag nila. Pero sa atin pong tax code, technically, estate po ang tawag doon. Kasi kaya nila sinabing estate tax at hindi death tax at hindi inheritance tax, kasi mas specific sa estate, kasi ang nire-refer nila yung properties, real or personal, na iniwan, yung paglipat nun, yun ang bubuwisan, hindi yung death or namatay. So yun una, yun ang paliwanag. Hanggat hindi ka, kung wala kang iniwan under your name or under your custodian, kung wala kang custody, kung wala kang iniwan, wala kang estate tax. So in short, hindi lahat ng namatay may bayad na nagbabayad ng estate tax. Eh paano yung kung ninakaw? Hindi naman pala kanya, inangkin lang niya. Kung namatay ka, nasa possession mo, nasa pangalan mo, kahit pa may cases against doon, yun ang ia-assess ni BIR. Kasi yun yung mandato nila. Nabuwisan yung naiwan nung namatay. E paano yun kung later on kinuha, hindi naman pala kanya yun? Dapat pinrotest mo habang ina-assess ni BIR. Kasi kahit mali yung base, halimbawa, maritest lang, nadagdagan, hindi naman pala talaga kasama, pero hindi ka nag-protest, hindi ka nagpaliwanag, hindi ka tumanggi o sumalungat doon sa computation ni BIR, nagiging final and unappealable yun, Ralph. So ito, usapang proseso na ni BIR. Bilang dating examiner, nakakatawa kasi sa social media, kahit ako inaaway nila, pinapaliwanag ko lang, hindi po madali. At malungkot po yung sitwasyon ng mga dumadaan dito sa proseso na to. Kasi namatayan ka na nga, kailangan mo pang before train law, kailangan mo pang mag-issue ng notice of death. Ipaalam within 30 days na namatay na yung mahal mo sa buhay. And within 6 months, kailangan bayaran mo yung estate tax. Pag hindi mo ginawa yun, doon napapasok yung samot-saring surcharges, interest at penalty. So, yun yung estate tax, Ralph. Ngayon, yung tanong mo sa mga Marcoses, para lang ilagay natin sa konteksto. Namatay po si ang dating diktador Ferdinand Marcos Sr. noong September 28, 1989. So in short, after niya mamatay, may 6 months sila para mag yung pamilya niya, Marcos family, yung heirs, ng mga naiwan niya para mag-file ng estate tax return at bayaran kung ano man yung kaakibat na buwis nito. Remember, at that time, 1989, so 1990, dapat sila nag-file. Ito po ang rate, ang estate tax rate po nung panahon na yon ay 60%. Yun yung highest. Pag lumagpas na ng 30 million, 60% po ang estate tax. Kaya yung tanong mo, Ralph, paano umabot ng 203 billion? Simple lamang po. Malinaw po doon sa Supreme Court decision na pwede po nating i-search mismo sa Supreme Court sa kanilang website. Nandun po nakalagay na July 26, 1991, 2 taon matapos mamatay ang Ferdinand Marcos Sr., nag-issue na ng assessment si BIR. Gusto ko lamang pong basahin kung ano yung nakalathala na assessment na inadopt ni Supreme Court noong 1997, 23 billion deficiency ng estate tax. Hindi final,
hindi binayaran. 184 million deficiency income tax na mag-asawang Marcos Ferdinand and Imelda. At yung 20,400 na deficiency income tax ng Ferdinand Marcos Jr., yung tumatakbong presidente, hindi nag-file, hindi rin nagbayad from 1982 to 1985 na income tax return. So, lahat ito ay inisyu ni BIR noong June 26, 1991. At noong noong 1993, na ito ay naging final and unappealable. Sa level ni BIR, nagiging unappealable or final and unappealable pag hindi ka nag-protest. May 30 days ka to make an administrative protest. Hindi po ginawa ng kampo ng mga Marcos yun. Pero noong June 25, 1993, nag-file sila sa Court of Appeals. Umapila sila. Which is, hindi sila pinanigan. Sinabi ng Court of Appeals, final and unappealable na yan. At tumakbo sila sa Supreme Court. Ito na nga po, nung, pagkatapos dinismiss ng Court of Appeals noong November 29, 1994, noong June 5, 1997, sinabi ng Supreme Court, tama ang Court of Appeals, final and executory na to, BIR, mangolekta ka na. So noong June 5, 1997, Ralph, pag sinabing final and executory, dapat nang kolektahin. Pero, paano umabot ng 203 billion? Kasi kung ano man yung naging basihan ni BIR, tama man o mali yung computation ni BIR sa 23 billion, final and executory na siya. Hindi na natin pwedeng pag-usapan yon. Pero every year, nag-a-accumulate yung interest 20% per year. After 30 years, more than 30 years, 203 billion na siya. Okay. So, thank you so much for that explanation, Mono. Pero ito, ito pa yung mga binabato. So, dahil binawisan, ibig sabihin, legitimate yung source? Ganun ba yun? Malinaw ang tax code natin, Ralph. Legitimate, illegitimate, legal, illegal, nasa Pilipinas, nasa buwan, nasa ibang bansa. Pag ito ay na-assess ni BIR, ito ay subject sa tax at hindi mahalaga ang source. Ang sabi ng tax code, all sources. So, hindi talaga siya niya dinistinguish kung saan nang galing o paano nakuha o kinita o minana. Now, ano pa bang pwedeng gawin ng BIR nito? And do you think that the BIR is acting enough to collect this napakalaking pera nito? Ang last remedy nila, Ralph, is actually to file criminal charges. Remember, violation of the tax code is both civil and criminal liabilities. Ibig sabihin ng civil, may multa, may fine. Ang criminal, may kulong, di ba? At doon papasok yung iba pang fines or penalties, yung accessory penalties. Kapag ka may foreigner, deport ka agad. Kapag may politiko, permanent disqualification. Pag may CPA, revocation ka agad ng lisensya. Kasi nga, convicted ka. Pag na-convict ka, yun ang mga accessory penalties. Pero right now, honestly, I think tama ang sinasabi ni former Justice, Supreme Court Justice Antonio Carpio na criminal charges, na mag-file na ng criminal charges, yun yung last remedy ni BIR. Pero paliwanag ko lang, Ralph, bakit parang urong sulong, ba't parang hindi nilang inilit lahat ng properties? Sa pagkakaunawa ko sa paliwanag ni PCGG, parang sinasabi nila na kasi BIR, meron sa mga nasama mo sa computation ng estate tax na kapag kanilevy mo, pinorclose mo, or sinequester mo, baka madesisyonan ng Sandigan Bayan na ilgatin, lalabas, binayaran ng gobyerno yung sarili niya. I think yun yung isa sa quote-unquote alibi nila. But honestly, nobody knows, di ba? Kasi hindi naman tayo na taga-PCGG, hindi rin naman tayo taga-BIR to really decide ano yung nangyari sa last 30 years. Ang sinasabi ko lang, medyo nakikita ko yung reason. Baka nga naman pag inilit ko yan, akin pala yan. So, inilit ko pambayad ng utang mo, akin pala talaga yan, sa gobyerno pala talaga yung iniilit ko. But other than that, hindi ko din talaga alam bakit umabot ng more than 30 years. Hindi ko din masabi ano talaga yung mga naging prioridad. Kasi diba sa interview ni former Commissioner Kim Inares, sinabi niya na hindi niya pinrioridad kasi nasa collection yan. Kaya lang sa akin, sa laki ng amount, parang hindi ko naman sinasabi na naging pabaya yung mga previous commissioners, pero the fact na nag-demand letter si current incumbent Commissioner Dulay, sa tingin ko may balak siyang gawin. Kaya lang ang sa akin, yung sinabi ni Justice Carpio, meron bang pumipigil para mag-file ng criminal charges?
Hindi ba dapat ikulong na yung ikulong kung ayaw nilang magbayad? Kasi honestly, kung 203 billion, Ralph, magpapakulong na lang ako. Kasi kung wala nang ganung pera, magpapakulong na lang ako. Kung ako lang naman yon, hindi naman nila ako pinakikinggan. Okay. Ito na, wait, ang dami natin. Wait, Ralph, 10 years lang yung kulong. 10 years lang ang kulong at least sa kanila pa rin yung pera. I mean, let's be rational, di ba? Tapos magpapakulong sila sa ospital kasi di ba, si Mrs. Imelda Marcos, 7 counts of graft. Hindi na pumasok sa kulungan, nasa ospital lang, pero sa party, umaten. Parang sa akin, logic dictates, kung ayaw nila magbayad, they will find a way na makasuhan man sila, they will still enjoy the privileges of being a Marcos. And that makes me feel so defeated as a Filipino. Huwag naman defeated mo. So let's end this interview. 30 years na, Ralph. 30 years na, Ralph. Hindi ka pa ba defeated doon? I mean, the years that passed that we should have enjoyed, we could have enjoyed, our poor Filipinos, Filipino families could have enjoyed those amassed wealth. Parang, ang sa akin, hindi na to issue ng laban sa Marcos. Ito yung issue ng justice system. Issue nung, yung sinasabi mo, yung pagpaprioridad sa ating mga kababayan, sa budget, sa buwis na binabayaran. Definitely may nagkulang. Hindi ko lang masabi o alam kung saan. Sa presidente ba? We're talking about the last 30 years, ha? Not just the current year. 30 years eh, di ba? Ilang taon ka, Ralph? Di ba? Ganong katagal. Ganong katagal yon na ngayon bumabal, meron pa silang pag-asam na bumalik sa Malacanang. So, sa akin, yun yung issue. Ang buwis dapat bayaran at kahit sino ka pa, dapat magbayad. At ang batas dapat ipatupad kahit pa sino ka. Okay. Finally, Mon, of course, lots of depressing points that you pointed out there, but we can still turn it around. We have the elections coming up. Your message to the Filipino voter. Well, ako lagi kong sinasabi, Ralph, buwis buhay ang boto na gagawin natin. Sana isipin natin lahat ng buwis na binayaran ng mga lola ng nilola natin, ng mga magulang natin bilang mga manggagawang Pilipino, na marapat lang na ang boto na ipagkakatiwala natin ay doon sa mga lingkod bayan o mga kandidato na nagbabayad din ng buwis at pwede nating pagkatiwalaan ng buwis na binabayad natin. I think logic dictates na mahirap magbayad ng buwis, ang dapat pagkatiwalaan natin yung mga ngalaga ng buwis na pinaghirapan natin, na pinagkatiwala natin sa gobyerno. So, kung ano man ang issue, merong issue ang kahit sinong kandidato, kapag dating yan sa pagbabayad ng buwis, graft and corruption, plunder, maawa naman kayo sa Pilipinas at sa susunod na henerasyon. Dapat hindi na natin sila isama. Hindi ko kailangan pangalanan. Alam natin pag ginugel mo yan, sino yung mga may plunder cases, sino yung mga may graft and corruption, sino yung mga may tax evasion cases or may mga pending cases sa BIR, sa DOJ, sa Supreme Court, whatsoever, hindi na natin sila dapat bigyan ng second chance. Kasi hindi lang nila binrake yung trust natin, binayulate nila yung batas natin, at wala sila dapat posisyon sa gobyerno na ipatupad ang batas na sila mismo ay lumalabag. So, para sa mga susunod na mamumuno sa ating bayan, lalo na sa susunod na presidente, sana talaga mabalansin natin na yung mas kapos, mas maliit ang kita, mas matulungan ng gobyerno, at yung mas malakas at mas malaki ang kita, talagang mapagbayad ng tamang buwis, walang palusot, walang gamitan ng lakas, walang 30 years na aantayin, at yung mga dapat ma-disqualify. Alam mo yun, pangarap ko, Ralph, na lahat ng mga foreigners na hindi nagbabayad ng buwis, sabay-sabay i-deport. Siguro mga 30 aeroplano yan, paliparin natin lahat kasi unfair sa ating mga kababayan. Lalo na sa ating mga manggagawa na talagang pagtanggap ng payslip, wala na yung buwis. Hindi ka na tinanong. Nakaltas na siya. 5 years ako nagturo sa San Bedaral. Alam mo bang nagpapak-exam ako pagka-araw na sweldo? Nalulungkot talaga ako. Hindi ko kaya maging passionate magturo. Nawawala yung energy ko, yung enthusiasm ko. Pag nakita ko yung payslip ko, ang laki ng buwis. Tapos, ito mga foreigners na to na kanagahari-harian sa ating bayan, hindi nagbabayad na buwis, deport. Yun ang pangulong iboboto ko, i-deport sila. Tapos yung mga public servants, kahit kapartido mo pa, pag lumabag sa tax code, hindi nagbayad ng buwis, hindi dineklara sa SALN, hindi dineklara sa SOSE or Statement of Campaign Contributions and Expenditures, dismiss.
perpetual revocation, hindi na natin ito pinagtatalunan. Ralph, hindi ito opinion. Ito yung nasa batas. At kami mga CPAs, lahat ng kasabwat ng mga graft and corrupt, may kaso ng graft and corruption, mga tumulong para mandaya ng buwis, mandaya ng salin, mandaya ng financial statements ng mga kumpanya, hindi lang dapat revoke talaga, hindi na makapagtrabaho sa finance industry. Kasi hindi sila mapagkakatiwalaan ng publiko. Ang mga certified public accountant, ang mga public officials or public servants, dapat mapagkakatiwalaan ng publiko. At may batas, dapat sundin, hindi labagin, hindi takasan o takbuhan. So sa darating na eleksyon, sa tingin ko, yun lang ang isipin natin. Dalawa lang ang paraan para mapakita natin na mahal natin ang ating bayan. Magbayad ng tamang buwis, bumoto ng tama, na sana nagbabayad din ng tamang buwis para maggamit ng tama yung pinaghirapan natin buwis, lalo na itong krisis na hindi pa natatapos. Mahaba-haba pa to, Ralph. Kahit masolusyon na natin itong pandemic na medyo malabo pa, meron tayong mga nawala, negosyo, mga kabuhayan, trabaho, na hindi kayang ibalik dahil may bagong presidente. Hindi ganun kabilis yun eh. Hindi instant yun eh. May mga nagkaroon ng mental illness. Meron mga morally deprived na o depressed na, wala nang nakikitang positibo sa bayan at sa buhay. Lahat yan dapat matulungan natin. Kaya pakiusap ko din sa mga panood nito na sana yung social media gamitin natin para magtulungan, hindi para mag-away o magsiraan. Kasi at the end of the day, kahit sinong sinusuportahan natin, ang mahalaga dito is yung values. Dapat yung values na mahalaga sa atin, yun yung values na nakikita natin doon sa sinusuportahan natin at kung ano yung makakabuti sa bayan, para sa bayan, para sa ating mga kababayan. Hindi lang dahil feel mo siyang suportahan o pogi o maganda o maputi o sikat. I think that is abusing our democracy and not taking full responsibility of our right to vote. Yung boto natin dapat para sa bayan at sa kinabukasan ng ating mga kababayan. So yun na nga, lots of important points. Thanks so much, Mon Abrea, tax expert. Now, sa mga nabitin sa interview na to, you can read Mon's articles. He publishes stories for Rappler under, he is our tax week. So ayun, thanks so much, Mon. And I'm Ralph Rivas. This has been another episode of By the Numbers. Thanks for watching.